Hello, family! Hello, family! We're back. So, today for this episode, we will discuss kung ano yung pros and cons ng E2 visa or E2 status. Change of status, yes. Okay, so, Tatay will be discussing the pros of the E2 visa. Pros, so may kodigo kami dito. Kung mahilig ka magnegosyo, ayun. Pros yun. Pwedeng-pwede ka magtayo ng negosyo dito sa Amerika. Yes. So, anong negosyo yung pwede? Kahit ano po. Siyempre, maganda magtayo ang negosyo kung saan ka interesado o saan ka kikita. So, may mga nagtatayo dito rin like coaching businesses. Kunyari, magaling ka mag... Professional services. Football. Magtayo ka ng coaching academy or ganun. So, dito marami mag-enroll sigurado kasi... Lalo na yung mga bata, gusto may activities yan pag summer break or may iba silang or may extra curricular activities. So, pwede kayo magtayong ganung negosyo. Pwede rin kayo mag-franchise kung... Madaming restaurant franchises. Isa kayo sa mga pinagpala na anak ng Diyos. Or tita mo si Small Laude. Hi, tita Small. Ayun, mag-franchise ka. Dala ka ng ano dito. Ng Angel's Burger. Dali mo dito. Ano mo pwede dun dito? O, potato corner, guys. Meron meron dito. Or, yung balot na may, ano. Grilled balot. Oh, hindi na yata uso yun. Nakita ko sa Seafood City kahapon. Or, magtayo kayo ng lato-lato training school. Pwede rin po yun. Kahit anong negosyo, basta legal. Medyo madali na i-research ano yung legal. Next is, inclusion of dependents. So, ako yung principal applicant. Dependent ko yung wife ko tsaka yung mga kids ko na below 21, di ba? Yes, below 21. At ang maganda doon, pwede silang mag-aral. Ang mga kids, yes, so, sa public school. Opo, free ang public school dito. So, first time nila mag regular school kasi kung alam nyo, nag-homeschoolers kami. Pero ngayon, nag-decide kami na i-try yes. naman nila yung Regular school. So, and ako, I can work. I'm actually looking for work. Hindi na kailangan ng ibang status because ang status niya is E2. My status is E2S. So E2S, E2S. You don't need an EAD, which is an employment authorization document na usually kailangan ng ibang mga non-immigrants na nagpupunta dito like mga work visa, binibigyan pa ng EAD. Or nag-aabang ng EB3, which is a different classification of visa also. Ako, hindi ko kailangan sin automatic. Ngayon din, pwede na ako mag-work actually, technically. So, ayun. Meron, nakapag-apply na kami ng SSN. Yes, may SSN. And next ay, ano ba? Renewable po ang E2 visa. Only renew po ang E2. As long as tuloy-tuloy yung business mo, nagdagdag ka pa maraming negosyo, magandang negosyo, hindi nagsara. Meron siyang mga requirement na dapat masatisfy mo para makapag-renew ka. So, malalaman namin yan after 2 years pa kasi bago pa lang ang E2 visa. So, ewan ko kung may nakarinig sa inyo ng E1. So, E1, yun yung mga talagang malakihang negosyo na. Ang sabi, maabot na yung $500,000. Alam ko, $1 million. Or $1 million. Yeah. So, dun lang tayo sa pang, ano, abot kayang negosyo. Yes. So, ang maganda, yung E1 visa na yun, matagal daw i-process daw. Pero ito si E2 ang bilis. So, sa case namin, sa experience namin, gano'ng katagal tayo nag-process? Oh, less than 5 days lang actually since na-receive ng USCIS. So, yun. Yes. So, USCIS ang government body na nag- aasikaso or nagpa-process nung sa E2 visa. Ano ba yung USCIS? United States Citizenship and Immigration Services. Nangula lang ako, guys. Di ko alam. Mag-Google ko na. Mag-Google tayo. Oh, I'm correct, guys. US Citizenship and Immigration Services. Yes, so cons naman. Ano yung cons niya? So, like what I said in our first vlog, hindi lahat ng bansa ay pwede mag-apply ng E2. Tayo, kabilang tayo sa Philippines, so pwede. Canada, pwede. Australia, pwede. Actually, ang akala namin, mga puro Asian countries lang yung nag-a-apply. Nako, nagkakamali kayo because
Ang dami from Australia, from United Kingdom, from Germany. Minsan mga nakaka-chat ko kasi... Asia nga yata, pinaka-konti eh. Oo, nakikipag-chat sa akin kasi kasama ako sa isang group sa Facebook. So, nabibigay ako ng advice sa mga iba na nag-a-ask sa akin. And what are the countries na not included as part of the E2 treaty countries? Yan yung mga China, mga India, even Vietnam, of course, Russia, South Africa, yan, hindi sila pwedeng mag-apply. So tayo, we're blessed na rin kasi pwede tayo mag-apply. And one of the cons is again, temporary status because like for change of status, it's for 2 years lang. For the visa, it's for 5 years. So if you're looking for a longer period of time na gusto mo mag-stay talaga dito, mag-asawa ka na lang po ng US citizen. Pag single ka lang. And of course, ano lang. Kidding aside, there are ways to prolong your stay here. And one of them is to renew your E2 change of status or your E2 visa. So it's possible naman na pahabain mo pa siya. And if you want to turn it into green card, may mga ano naman. We're not here to discuss it, but there are ways that you can find naman. And number three, it's a business investment. Again, it can be a con kasi you have to give a substantial amount for that business. So, hindi pwedeng hindi buo yung loob mo kasi malaking pera talaga yung ilalabas mo. Ano ba ang malaking pera kasi that can be subjective. Eh. Like for us, malaking pera na sa akin ng 100,000. Baka sa iba, maliit lang yon. Pero sa case na to, let's just say na $10,000 para sa amin, which is equivalent to above 500,000 pesos, malaking pera na yon. So imagine if kailangan mo maglabas ng $50,000, so that's around 2.6 million pesos, malaki na yan, di ba? And number four, it can be a risk, like the dependency of the business success. So meron silang tinatawag na business feasibility, like dun kasi may bibigay kang business plan, which is part of the requirements na i-discuss din namin moving forward, but kailangan makita ng government ng USCIS na okay, itong business na ba ito ay kikita ba ito. So you're actually taking a risk kasi sa lahat naman ng business hindi mo alam kung talaga magsasucceed. But if your business plan is so good na naniniwala ka talaga doon, then it's not considered even a con, diba? And last but not the least is a limited work authorization for dependents. But I would say it will only affect those with dependents na above 18. Kasi even if they are above 18, they cannot still work. So, yun yung ibang fear ng ibang parents na nababasa ko sa ibang threads, sa groups na may anak sila, nadala na nila dito, 19, nagsaka lang sila ng E2. So, paano pag nang 21 na, paano makakapag-aral? So, change status agad yung bata to a student visa. So, those things might affect your decision, might affect your whole family. But for our case, so far, hindi, kasi nga, our kids are 9 and 7, so it's the perfect time for our family to get that E2, and that's what we did. We had a change of status for E2. Okay. So that's it for now. Mga susunod na videos, magdi-discuss pa tayo ng ibang importanting details. Katulad ng... investment, diba? Magkano ang kailangan? Saka na yung requirements. I'm sure iniisip nyo na ano ba yung requirements din sa E2. Ano ba yung ginawa namin para makuha namin yung E2 at mabigay na sa lawyers para i-submit nila. Okay. Yes. Oh, that's it for today. Hanggang sa muli. See you.